multiplying 2-digit by 11 technique. Ang gagawin lang natin dyan, ganito. So, 2-digit siya, tapos i-multiply mo sa 11. Ang gagawin mo lang dyan, usually, 3-digit yung magiging sagot niyan. Usually lang ha, hindi naman palagi. Hindi naman 100%, okay? Pero may gagawin tayo doon kung sakali magiging 4-digit yung sagot niya. Okay, so ang una natin gagawin is, kukopyahin natin itong dito, papunta natin dito sa panghuli. So, 5. Tapos, yung dito naman, kukopyahin mo yun dyan. Okay. So, 2. Tapos, yung gitna naman na number is magiging yung sum nila. Pag pinagsama mo sila, 2 plus 5 equals 7. So, ayan yung sagot natin. Ayan. Example number to tayo, 2-digit multiply by 11. Ang gagawin itong gagawin natin. Kanina, yung isa natin example, pagsasamahin natin ito, ikokopya mo dito. Okay, tapos ito naman, ikokopya mo dito. Usually, 3 kasing digit yung magiging sagot. Tapos yung dito naman, kanina, example natin is, pag pinagsama mo silang dalawa, ito yung magiging sagot. 1-digit yan lang dapat, di ba? So, magiging ano dyan, magiging 13, di ba? Pag pinagsama mo sila. Okay? So, ang gagawin mo dyan, kukopyahin mo lang yung 3. Saan mapupunta yung 1? Ipupunta mo doon. So, magiging sagot natin dyan is 8, 3, 6. Okay? Pwede mo ito murahin. Okay? So, yun yung sagot natin. Multiplying 2-digit by 11, part 3. Sabi natin, usually, 3 yung magiging, 3-digit yung magiging sagot niyan. Gagawin natin, di ba ginagawa natin, kinakopya natin to. Itong dulo, magpupunta dito. Ito naman, magpupunta dito. Tapos yung gitna, yung pinagsama nila, yung sum nila. So, 14 yun. Gagawin natin, lalagay natin dito yung 4. Tapos yung 1, ida-add natin doon. Okay, so magiging 10. Okay? So, add mo yan, magiging 10 siya. Gagawin mo, ilalagay mo na dyan yung 10. So, magiging sagot is 4-digit. So, 10, 45 yung magiging sagot natin. Okay? Yan. Testing ulit. 66 times 11. Gawin natin yung ano natin, 3-digit daw. Impossible. So, 6. 6 yung pinagsama nila, 12. So, tagay mo dito yung 2. Tagay mo dyan, plus 1. Giging. Okay? Thank you, guys. Please subscribe.